Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton ug ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon ug sa mga bag-ong katikaran, sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, 7 to 8 in the evening. Only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated. Gives that extra touch of care beyond service as it celebrates its road to 40 this year. Here now is Brother Al Barretto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng aklat ni Daniel, lesson number 43 ng Dei Verbum. At nais kong balikan ng ilang punto mula sa perspektibo ng malakihang paglalarawan o simpleng pagsumada hanggang sa panahon ng paghahari ng mga hentil. Gaya ng nabanggit ko sa nakaraang aralin, ang paraan ng pamamahala sa bayang Israel nag-umpisa sa direktang paghahari ng Diyos nang piliin niyang tagapagsalita si Moises. Ito na ang pinakamagandang forma ng pamamahala sa isang kaharian o bansa, kung saan ang Diyos mismo ang nagpapatupad ng kanyang mga utos at tuntunin sa lahat ng sitwasyon. Ang tawag dito ay teokrasya. Sa ganitong paraan, wala nang makakahigit pa. Katunayan, nailigtas ang bayang Israel sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo hanggang sa makarating sila sa lupang pangako na isinaat ng Diyos sa kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Bagamat hindi ito naging madali para sa mga Israelitang naging alipin sa loob ng 430 years nasa Exodo 12:40 na babad sa impluensya ng mga pagano. Sa kanilang paglaya, namuo sa kanilang isipan ang isang bagong buhay na kapiling ang Diyos na magiging masagana at mapayapa sa lupang pangako. But it goes without saying na hindi naman ito basta ihahain na lamang like in a silver platter. Nangangailangan din naman ang kanilang kooperasyon at pagsunod sa mga tuntunin na ipinatutupad ng Diyos. Alam na natin ang naging mahabang kasaysayan ng kanilang pakikibaka sa hilig ng laman, mga kasalanang pinagbabawan ng Diyos, gaya ng pagsamba sa iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan. Then, i-fast forward natin sa panahon ni Propeta Samuel, nang sila'y naakit sa mga paraan ng mga pagano at hiniling nila kay Samuel na bigyan sila ng hari. Ito na po yung tinatawag na monarkiya, kung saan ang hari ang siyang nagpapatupad ng mga utos. Maganda rin naman sana ito kung ang haring namumuno ay makadiyos at tapat sa kanyang tungkulin. Subalit kung titignan natin ang kasaysayan ng Israel, darating at darating ang haring namumuno kapag ganap na ang kapangyarihan at sagdal sa karangyaan. Matutulad ito sa isang gobyernong mawawala na ang pagkatakot sa Diyos at isa sa isang tabi ang mga institusyong pang-check and balance na kadalasa ay nauuwi sa tukso ng pag-aabuso at sa bandang huli
hindi nakapakanan ng bayan ang magiging sentro ng pamamahala, kundi ang pansarili na lang. Katulad ito sa naging unang hari na si Saul. Ang naging paliwanag ni Daniel sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay nangyari na lahat hanggang sa kahuli-huliang haring Hudyo na si Sedekiyas. Dahil hindi siya nakinig sa babala ni Propeta Jeremias na dapat silang sumuko kay Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Umantong pa sa pagkapatay ng kanyang mga anak na lalaki sa kanyang harapan. Pagkatapos, dinukit pa ng hari ang kanyang mga mata upang iyon ang mananatiling imahe hanggang sa siya'y namatay sa bilangguan. Nasa Jeremias 52, talata 10 hanggang 11. Ito'y binanggit rin ni Kristo Jesus sa Lucas 21:24, quote, "Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinagda sa kanila." End quote. Mula sa panahong ito, marami pang nagtangkang pagharian ng mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Mula sa Imperyong Babylonia, sinundan ng Medo-Persia, ang Gresya na pinamumunuan ng mandirigmang si Alexander the Great, at sinundan ng Imperyong Roma, hanggang sa may ilang siglong nakaraan, ang pagtatag ng ideolohiyang komunismo na hindi rin kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat may mga ilang pagkilos ng mga mamamayang namuwalt na sa katotohanan, katulad ng ipinamalas ng mga Aleman sa pagkawasak ng Berlin Wall noong 1989, pagkaraan ng 28 years. Subalit, naririyan pa rin ang banta ng komunismo at iba pang mga uri ng pilosopiyang sumasalungat sa pananampalataya sa Diyos. Hanggang kailan pa kaya nila masisilayan ang liwanag ng katotohanan na ang Kristong hari lamang at wala ng iba ang siyang makakapagpatupad ng isang kahariang inilalarawan ni Daniel sa 2:44 at pahayag Kabanata 11, talata 15 hanggang 16. Samantala, pakilagay muna natin ang malayang panahon at damdamin sa presensya ng Panginoon at idasal natin ng Oratio Imperata sa panahon ng krisis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus and other variants that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We thank you for guiding the scientists who develop the early deployment of safe and effective vaccines that will finally put an end to this pandemic in our country and the rest of the world. We continue to pray for the protection of our health workers to remain steadfast in their commitment to serve. Also for those afflicted to recover soon and grant eternal rest to those who have died. Give us the grace to work for the good of all, and may our concern for each other see us through this crisis and lead us to more conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Here is our theme song for the 500 years of Christianity in the Philippines. Music by Maestro Ryan Cayabyab, and lyrics is by Archbishop Socrates Villegas. A hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may at pananagutan na ang kapwa'y akayin ay Kristong putihin. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, tanan nga Pilipinhon, santos ugulan, dadang ato sa Dios, ang among pasalamat, lakip among panaan, nga magmatinudanon. Tayo'y may katungkulan, at pananagutan, na ang kapwa'y akayin kahit Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 'Yung po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng lesson number 43 ng Dei Verbum sa ating pagtatalakay ng aklat ni Daniel part 2. Si Daniel sa kulungan ng mga leon, kabanata 6, talata 1 hanggang 28. Ito na siguro ang pinakasikat na kwento sa mga aklat ng propeta. Halos pareho ang diwa ng kabanata 2. Parehong nakasalalay sa kahandaan at katapatan ng Hudyong magtiis sa pagkamartir kung kinakailangan, kaysa isuko at talikuran ang kanilang relihiyon. Sa parehong okasyon, ang Diyos ay tumugon
sa kanyang mga tapat na lingkod at iniligtas sila sa kuko ng kamatayan. At sa halip, ang mga masasamang nagpakanulo sa kanila ang nagawaran ng parusa. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 pinunong mamamahala sa mga ito. At bilang tagapagpayo ng hari, isa na rito si Daniel. At dahil sa pambihirang karunungan, ginawa ng hari na siya ang tagapamahala ng buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang napili rin ay nainggit at naghanap ng paraan para ilaglag si Daniel. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat lagi naman tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't iminungkahin ng 2 ito sa hari, quote, "Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw, walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng leon," end quote. Pumayag naman ang hari, sabay nilagdaan ang kautusan. Dahil dito, sadyang binantayan ng 2 inggitero si Daniel na alam nilang nagdarasal ng 3 beses maghapon. Bukas ang bintana at nakaharap sa direksyon ng Jerusalem. Nang makita siyang nananalangin, isinumbong kaagad ito sa hari. Nang malaman ito ni Haring Dario, siya'y nabalisa at maghapon nag-isip kung paano maililigtas si Daniel. Dahil ayon sa kanilang batas, hindi na mababawi ang nilagdaang utos ng hari. Kaya't napilitan ng hari na ipatupad ang parusa kay Daniel kahit labag sa kanyang kalooban. Si Daniel ay dinala ng mga kawal kasama ng 2 inggitero bilang testigo at tuluyang inihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag itong hindi makatulog, ni hindi tumikin ng pagkain at ayaw rin niyang magpaaliw sa mga babaeng alipin. Kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo sa akin ng Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, nagalak ang hari at iniutos na iahon kaagad si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Wala silang nakita kahit man lang bahagyang galo sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Samantala, sa inis ng hari, ang mga inggiterong nagbintang kay Daniel ang ipinahulog sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila sumasayat sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Mga kapatid, ang inggit ay isa sa 7 pangunahing kasalanan na humahantong sa pagkabulag sa katotohanan. Madalas ito ang nagiging sanhi ng pagkasira ng sarili at sa mga relasyon, kahit pa sa mga magkakamag-anak. Kaya't kabilin-bilina ng banal na salita sa Santiago Kabanata 3 mula 14 hanggang 15, quote, "Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo." End quote.
Mula naman kay Ginoong Charlie Rees, quote, "It is never wise to seek or wish for another's misfortune. If malice or envy were tangible and had a shape, it would take the shape of a boomerang," end quote. Tayo po ngayon ay tutuloy na sa ikalawang bahagi ng aklat. Ito ay mula sa Kabanata 7 hanggang Kabanata 12, Talata 13. At ito ay puro mga pangitain ni Daniel. Ang una rito ay ang apat na halimaw na umahon mula sa dagat. From a literary viewpoint, the four beasts in chapter 7 is superior to the three others. Strictly speaking, only the first two of the four consist primarily of symbolic visions, which are explained to the seer by an angel. The other two are direct revelations made to the writer by an angel without the means of symbolic visions. All four apocalypses use the same device of presenting past events as if they were still forthcoming. Thus, they instill confidence in the genuine prediction that a pagan kingdom, now so hostile to Israel, shall soon be defeated, and that the eschatological reign of God and His people shall soon be established. Narito ang mga nakita ni Daniel na umahon mula sa dagat. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa nito sa huli ay inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod ng tulad ng ibon, apat din ng ulo. Ang ikaapat ay may bakal na ngipin at niluluray ang anumang makagat. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Hindi nagtagal, may isa pang tumubo. Ang tatlong sungay ay nabunot para magkaroon ng puwang sa bagong sungay na tumubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng mga kayabangan. Sinundan ito ng pangitain tungkol sa nabubuhay magpakailanman. Nakita ni Daniel na may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab, parang bukal ng apoy na dumadaloy mula sa kanya. Natatandaan pa ba ninyo na ganun din ang vision ni Ezekiel sa lesson number 41? Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon, bukod pa sa daang-daang milyon na nakatayo sa harapan niya. Umanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, pinatay ang ikaapat na hayop at hinagis sa apoy. Ang ibang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. By the way, itong mga binanggit ko ngayon ay may kaugnayan pa rin sa higanting rebulto na nakita ni Haring Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip. Kanya lang, may mga detalye katulad ng mga sungay. Huwag po tayong malito dahil simbolo ito ng mga haring namuno na o mamumuno pa sa darating na panahon. Katulad ng quote, "One like a son of man coming on the clouds of heaven," na mamumuno sa bagong kahariang magpakailanman at paglilingkuran siya ng bawat bansa at wika. Ito ay nasa Kabanata 7, Talata 13 hanggang 14. At ang tipo or type sa New Testament ay mababasa natin sa San Mateo
16-18. Samantala, narito ang isang awit na naglalarawan ng kaharian ng Diyos. Ang pamagat ay The Day of the Lord by Jude Field. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng lesson number 43 ng Dei Verbum sa ating pagtatalakay ng aklat ni Daniel part 2. Ako pa rin ang inyong lingkod, Kuya Alvareto po lamang, kasama niyo tuwing Webes ng gabi kay Spirit, Kabarkada at kasamang nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM sa inyong talapihitan. Nalito at nabagabag si Daniel sa kahulugan ng mga pangitain. Kaya't nilapitan niya si Anghel Gabriel na nagpahayag sa mga kahulugan ng mga bagay na nasaksihan niya. Hindi na po natin tatalakayan ang mga detalye ng nakaraang kasaysayan dahil magdudulot lamang ito ng kalituhan sa mga nakikinig. Example, ang simbolo ng 10 horns o 10 sungay ay simbolo ng 10 hari, Kabanata 7, Talata 24. At ang umusbong na maliit na sungay ay kumakatawan kay Antioco 4, ang pinakamalupit na haring nag-utos na
pagtatagain at patayin matanda't bata, lalaki't babae, kasama kahit mga pasusuhing sanggol. Sa loob ng 3 araw, 80,000 ang nasawi sa Jerusalem. Ang iba na may binenta bilang alipin, ito'y nasa 2 Makabeo, Kabanata 5, Talata 12 hanggang 15. Ang pangitain tungkol sa barakong tupa at kambing, Kabanata 8 mula Talata 1 hanggang 27. Ang 2 sungay ng barakong tupa ay simbolo ng mga hari ng Media at Persia. Ang barakong kambing naman ay si Alexander the Great ng Gresya, Talata 20 hanggang 21. Tungkol naman sa 4 na sungay na humalili, nangangahulugan itong mahahati sa 4 na kaharian pagkamatay ng barakong kambing. Gaya ng nasabi ko na, ang lahat ay nangyari na sa pamamagitan ng paliwanag ng anghel. Pagdating sa Kabanata 9, tungkol sa panalangin ni Daniel para sa kanyang mga kababayan. This chapter consists not of vision as in chapters 7 and 8, but of a revelation made directly by Angel Gabriel. In answer to Daniel's prayer for a solution to the problem, why Jeremiah's prophecy of a restoration of Israel after 70 years has not been fulfilled? Gabriel explains that the prophecy means 70 weeks of years. That is, 7 times 70 years. Moreover, Gabriel divides this 490 years into 3 very unequal periods of 49,434 days and 7 years, respectively. Because the writer's calculations are only approximate, and its historical references are not always clear, there is still some difference of opinion in interpreting certain details in Gabriel's explanation. But practically, all exegetes now agree that the 490 years terminate in the end of Antiochus IV Epiphanes' persecution. The once common opinion that saw in verses 26 to 27, according to my reference book, the date has no chronological value, but it is worth mentioning that on 2 different occasions, Jeremiah spoke of a 70-year period before the restoration of Zion. Jeremiah 25, verses 11 to 12, and chapter 29, verse 10. Samantala, narito ang bahagi ng pagsasalaysay at panalangin ni Daniel. Quote, akong si Daniel ay nagbasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin sa Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh at inihingi ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Kabanata 9, talata 2-4. Ang pangitain ni Daniel sa pampang ng Ilog Tigris. Kabanata 10, talata 2-9. 3 linggo akong nagluluksa at hindi na rin kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa ulo habang nakatayo ako sa pampang ng Ilog Tigris. Tumingala ako at minakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari na lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topaz, at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga paa't kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang napakaraming tao.
akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat tumakbong nanginginig sa takot ang aking mga kasama. Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at namutla. Nagsalita ang lalaking iyon at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong sumubsob sa lupa. End of quote. Ipinaliwanag ng anghel ang pangitain. Ito'y nasa Kabanata 10, talata 11 hanggang 19. Sabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal. Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. Nanginginig naman akong tumayo. Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ng iyong mga dalangin. Kaya naparito ako, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Anghel Miguel na sumaglolo sa akin sapagkat naiwan akong nag-iisa kasama ang mga hari ng Persya. Tumuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Ikaw na labis minamahal, huwag kang matakot. Ipanatag mo ang iyong kalooban at magpakatatag ka. Pagkatapos niyang magsalita, tuluyan ng nagbalik ang aking lakas, sabi ni Daniel. Samantala, ang nilalaman ng Kabanata 11 ay pag-uulit ng kasaysayang tinalakay na natin sa nakaraang aralin. Tungkol ito sa dakilang mandirigmang si Alexander the Great. At bago namatay sa murang edad, naibahagi ang kaharian sa apat niyang general. Kasama rin sila sa naging pangitain ni Daniel bilang simbolo ng mga sungay. Samantala, bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating aralin, pakinggan muna natin itong awit na pinamagatang The Angel Gabriel by the King's Singers. The Angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, the Lord Hail Mary, most highly favored lady, Gloria. For known a blessed mother thou shalt be, all generations, Lord, and honor thee. Thy son shall be Emmanuel, by Zeus foretold, most highly favored lady, Gloria. Then gentle Mary meekly bowed her head, to me be as it pleaseth God, she said, my soul shall Lord and magnify his holy name, most highly favored lady, Gloria. Of her Emmanuel the Christ was born in Bethlehem, or on a Christmas morn, and Christian folk throughout the world will ever say, most highly favored lady, Gloria.
Tayo po ngayon ay nasa ikaapat at huling bahagi na ng lesson number 43 ng Dei Verbum sa ating pagtatalakay ng aklat ni Daniel Part 2. Pahayag tungkol sa huling panahon, Kabanata 12 mula 1 hanggang 13. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng Diyos. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panik ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katupusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao, isa sa magkabilang pampang ng ilog. Tinanong ng isa ang anghel na nakatayo sa gawing dulo, "Gaano pa katagal bago maganap ang mga pangitain ito?" Itinaas ng anghel ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, "Sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos." End quote. Hindi ko naunawaan ang kanyang sagot, kahit ako'y nagtanong, "Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito?" Sinabi niya sa akin, "Makakaalis ka na, Daniel. Ang kahulugan nito ay mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapatuloy sa pagpapakasama ang mga masasama. Magpapatuloy rin sa pagpapakarumi ang mga marurumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa mabubuting pamumuhay at ang mga banal sa pagiging banal." End of quote. Ito ay katumbas sa nakaulat sa pahayag Kabanata 22, talata 11. Narito ang ilang talata sa Ebanghelyo na nagpapatunay sa doktrinang "There is life after death." Mateo 25:46, Juan 5:29, Marcos 10:30, at Lucas 13:28, na nagsasabing, "Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." End of quote. Samantala, narito ang nilalaman nang idinagdag sa 3 kwento sa aklat ni Daniel na binubuo ng Kabanata 13 hanggang 14. Si Susana, si Bel at ang Dragon. Ang kwento tungkol kay Susana ay idinagdag sa aklat ni Daniel nang ito ay isalin sa wikang Griego. Ang maikling kwentong ito ay isa sa mga pinakamainam na maikling panitikan sa buong mundo sa pamamagitan ng paggamit ng mga paksang ang tagumpay ng mabuti laban sa masama at ang pananampalataya sa Diyos. Ipinapakita nito ang angking kagandahang sining. Isinasalaysay dito kung paano ang maganda at putihing si Susana ay pinawalang sala dahil sa karunungan at katapangan ipinamalas ni Daniel.
Si Susana ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may takot pa sa Diyos. Ang kanyang mga magulang ay mga tapat na Hudyo at pinalaki siya ng mga iyon ayon sa kautusan ni Moises. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa. Sa araw-araw ng pamamasyal, doon ay nakikita siya ng dalawang hukom at naakit ang mga ito sa kanya. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang kahalagahan ng pananalangin at kinalimutan ang kanilang tungkulin magpatupad ng katarungan sa bayan. Kapwa sila nag-aalab sa pagnanasa kay Susana. Kaya't buong pananabik nilang hinintay ang pagkakataon na maisagawa ang masamang hangarin. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin. Napakainit noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin kundi ang nakukubling dalawang hukom na naninilip pala sa kanya. Sinara nila ang pinto at tinangkang halayin si Susana. Nung tumanggi ang babae, pinagbintangan pa ng dalawa na sasabihin nilang meron silang nakitang kalaguyo si Susana at nakikipagtalik ito sa ilalim ng puno. Dahil dito, litong-lito si Susana. Subalit tumanggi pa rin siya na siya ay ma-blackmail at arestuhin dahil sa salang pangangalo niya. Nang nililitis na ang kaso, dito na pumasok sa eksena si Daniel bilang tagapagtanggol ni Susana. Tinanong ni Daniel ang dalawang hukom sa magkakaibang okasyon. Quote, "Sa ilalim ng anong puno mo siya nakita?" Ang sagot ng unang hukom ay sa ilalim ng punong goma. Ang sinagot naman ng ikalawang hukom ay sa ilalim ng punong roble. E di, nahalatang nagsisinungaling ang dalawa. Dahil dito, naabswelto si Susana at ang dalawang opisyal na hukom ang hinatulan ng kamatayan ayon sa batas ni Moises. Ang aklat naman ni Bel at ang dragon, katulad ng nauna, ay idinagdag sa aklat ni Daniel nang isalin ito sa wikang Griego. Ang unang salaysay ay patungkol sa karunungan at katapangan ni Daniel nang ibunyag niya na hindi totoo ang Diyos-Diyosang si Bel. Ang pangalawang kwento naman ay naglalarawan kung paano niya pinatay ang dragon na sinasamba ng mga taga-Babilonia. At para sa ating Daily Dose of Catholic Teachings, hindi lahat ng imahe na inukit sa kahoy o anumang material ay ituturing na Diyos-Diyosan, lalo na kung ito ay simbolo ng malaking paggalang o venerasyon. Meron tayong tinatawag na relative at absolute worship o inuugnay lamang at totoong pagsamba. Kung sa Latin, ang veneration ay dulia at ang pagsambang nauukol lamang sa Diyos ay latria. Di ba't nag-utos pa nga ang Diyos kay Moises na gumawa ng dalawang kerubing ginto para ipatok sa ibabaw ng kaban ng tipan? Exodo 25, talata 10 hanggang 17. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful.
O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. Ad te clamamus, exsules fili,